Isa lang naman ang hiling ng dalagang si Maureen, kundi ang isang masayang buhay kasama ang kanyang nobyong si Leo. Masasabi nilang nasa dalaga na ang lahat. Matayog na pangalan sa pagiging isang sikat na modelo sa Friends. May sariling business at mayamang angkan. Bukod doon, makulay din ang kanyang buhay pag-ibig. Matagal na sila ng nobyo niyang si Leo. 5 taon na sila at parehas pang legal sa kani-kanilang mga pamilya. Wala namang problema ang mga magulang ni Maureen sa kung sino man ang ibigin ng dalaga. Dahil tulad nga ng sabi nila, nasa tamang edad na ito't sapat na iyong naisakatuparan ang isa-isa ng dalaga ang kanyang mga pangarap. Isa na lamang ang hindi at iyon ang maikasal kay Leo at bumuo ng sarili nilang pamilya. Masaya ang kanilang pagsasama at niminsan ay hindi pa sila humantong sa hiwalayan. Si Maureen kasi iyong tipo ng babae na sobrang magmahal. Sa kanilang dalawa ni Leo ay parang siya pa ito ang lalaki. Dahil mas ma-pride ang binata at matampuhin din. Kaya naman sa tuwing nag-aaway sila, nire-resolba din agad iyon ng dalaga. Kung maaalala niya'y nagkatampuhan pa sila ng nobyo kahapon lamang sa kadahilan ng gusto ng binata na umuwi sa Maureen sa Pilipinas para magkasama sila sa kaarawan nito. Pero umayaw ang dalaga dahil hectic daw ang kanyang schedule. Pero ang hindi alam ni Leo, hindi pa man niya iyon hiniling sa nobya ay napagplanuhan na iyon ni Maureen. Sinadya niya talagang tanggihan ang nobyo dahil plano niyang isurprise ito sa mismong karawan ng binata. Kaya, heto siya ngayon at palabas na ng Philippine Airport, dala-dala ang kanyang munting bagahe. Tinawagan niya rin ang pinsang si Beatrice dahil sa kondo muna siya nito makikituloy. "Cas, what's up? Nasaan ka na ba?" Masiglang tanong ng nasa kabilang linya. "Oh, nasa airport na ako. Naghihintay lang ako ng taxi and I'll be there in a minute. Just make sure na hindi messy ang kondo mo, Cas, ha? Because the last time I visited you, sobrang baho ng kondo mo. Amoy alak and I hate it." Sermon niya dito. "Hey, alam mo naman nasa kanigahan stage pa ako noon, diba? Broken pa ang pinsan mong maganda noon. Kaya naman understandable talaga na alak ako ng alak." "Oo na, emo girl ka na that time. O sige, I'll hang up na at sasakay na ako papunta dyan sa kondo mo. Bye!" Wika nito sabay patay sa linya. Dali-dali naman agad pumasok si Maureen sa taxi saka ibinigay ang address ng pinsan. Habang nasa biyahe ay parang hindi nagbago ang reaksyon ng kanyang mukha. Kung paano niya kasi iniwan ang bansang Pilipinas noon, ganoon pa rin ngayon. Sa madaling sabi, halatang hindi umuunlad ang bansa. Sa katunayan ay mas dumami pa nga ang mga taong natutulog sa lansangan. Gusto niyang maawa lalo na sa mga batang halos wala ng sinusuot na saplot. Pero minsan, naiisip niya na may mga magulang talagang kahit alam nilang kapos na sila at hirap na hirap sa buhay, anak pa rin ang anak. Sila lang din ang nagpapahirap sa sitwasyon. Napabuntong hininga na lamang siya't mas piniling halungkatin ang kanyang cellphone. Pagdating sa kondo ng pinsang si Beatrice ay agad na siyang pumasok. "Oh my gosh, sobrang bagal ng usad ng taxi, Cas. Hanggang ngayon wala pa rin talagang nagbabago sa Pilipinas." Maktol ni Maureen sabay lagay sa mga gamit sa gilid ng couch. "Oh, masasanay ka rin. Teka, ilang weeks ka lang ba dito sa Pinas?" "1 week lang. Gusto ko lang talagang makasama si Leo sa araw ng birthday niya. Tsaka after 1 week, babalik din ako agad sa Paris at doon na ako magkukwit sa mundong modeling." "Wait, you mean dito ka na ulit for good?" "You got it right. Gusto ko na din kasing makabuo kami ng family ni Leo, Cas. Pero paano naman namin iyon magagawa
kung nasa malayo ako. Besides, ang parents ko na mismo ang nagsabi na I should quit modeling dahil hindi naman daw ako naghihikaho sa pera. I have my own business here and luckily may mga branches na from different places. Kaya nga eh, sa sobrang pag-iimbak mo ng pera, siguro this time family naman siguro. Alam mo, nagtatampo pa sa akin yung si Leo eh. Inayawan ko kasi nung sinabi niyang umuwi ako here para sa birthday niya. Siyempre, kailangan ko yung gawin para ma-fulfill ko ang plano kong isurprise siya. Ah, lukarit ka talaga. Eh, nangmana lang naman ako sa iyo eh. Nga pala, in fairness ha, ang ganda ng aura ng kondo mo ngayon. Hindi na sinti-sintihang kondo. Pabiro pa nitong sabi. Oh, gaga. Siyempre, ilang taon na ba ang lumipas? Nakapag-move on ako, no? Tsaka, narealize ko na hindi siya ang taong dapat iyakan. Ang mahal ng eyelashes extension ko, ha? Tapos, sasayangin ko lang sa kanya? No way. Ay sus, sinabi mo lang yan ngayon kasi tinanggal mo na ang blindfold mo. Pero, noong inlababo ka pa sa kanya, never ka talagang nagmulat ng matakas. Hmm? Ganoon talaga. Para namang hindi ka rin pinaiyak niyang Leo mo ah. Ha? Excuse me? Never niya akong pinaiyak, no? Kung pinaiyak niya man ako dahil lang sa saya. Kahit naman magkalayo kami ay hindi ko naramdaman na may nagbago sa kanya. That's why I have decided na dumito na sa Pilipinas for good. And that way may oras na kami sa isa't isa. Okay, mabuti naman at naisip mo rin yan, no? By the way, bakit ka nga pala hindi numeritso sa bahay ninyo? Hindi ka ba nag-iisip? Siyempre, bawal. Kapag nalaman ni Leo na nasa bahay na ako, hindi mawawala na ang epekto ng sorpresa. Bukas na ako lilipat after ko siyang puntahan sa kondo niya. Hindi naman din siguro ako pabigat sa iyo dito, di ba? Ano ka ba? Hindi, no? I'm just asking. Teka lang at magbe-bake na muna ako ng cupcakes for the two of us, ha? Tumangon naman si Morin bilang tugon. Habang bagsak na bagsak ang katawan niya sa couch ay inilibot niya lang ang paningin sa kabuuan ng kondo ng pinsan. Nagbago na nga ito at hindi na tulad ng dati na sobrang kalat dahil sa pag-iiyak ni Beatriz araw-araw. Masaya naman din siya dahil sa wakas ay nakikita niyang masaya na ulit ang pinsan at mukhang tuluyan na ngang nakapag-move on sa dating nobyo. Dahil sa kapaguran ay hindi na nga namalayan ni Maureen na nakatulog na siya. Kinabukasan, tulad ng nasa plano ng dalaga, maaga siyang nagising at nag-ayos. Kailangan niyang maging maganda sa paningin ni Leo dahil karawan nito ngayon. At medyo matagal na din silang hindi nakikita. Hindi niya ito pinadalhan ng mensahe o maski tawag dahil sinabi niya ditong hektik ang kanyang schedule. Saktong alas 9 ng umaga nang nagising na rin si Beatriz. Aga nating nag-aayos ah, anong meron? Wika nito sa mahinang boses. What? Nakatulog ka lang, nagka-amnesya ka na agad? It's Leo's birthday at isusurprise ko siya ngayon. Hey, sasama ba ako? Mamaya ka na sa restaurant. Basta alam mo na ang gagawin ha. I-rent mo ang whole restaurant dahil special ang araw na to. Oh, ang effort mo ha. Parang ikaw na tuloy ang lalaki sa inyong dalawa ni Leo eh. Wala naman yan sa kasarian, Cass. Kung mahal mo ang isang tao, mag-e-effort ka talaga. Basta tatawagan na lang kita kapag ready na ang lahat, okay? Maligo ka na din dyan para mapuntahan mo ng maaga ang restaurant. Okidoki. Pagkatapos mag-ayos ni Maureen ay nagpaalam na siya sa pinsan at saka gumayak. Habang nasa biyahe ay magkahalo ang kanyang nararamdaman. Kaba, excitement at parang naiihi siya. Sobrang bilis din ng tambol ng kanyang dibdib. Siguro'y dahil lamang ito sa matagal nilang hindi pagkikita ng nobyo. Ngunit, ang ninanais niyang makarating agad sa kondo ng nobyo ay napurnada pa
dahil isang malaking dump truck ang sumalubong sa taksing kanyang sinasakyan. Ang sumunod na mga pangyayari ay wala na siyang idea. Basta't ang alam niya na lang, unti-unti nang nilalamon ng kadiliman ang kanyang paningin. Nagising si Maureen dahil sa sakit ng kanyang buong katawan. Nakabenda na rin ang kanyang ulo. Alam niyang sa mga sandaling iyon ay nasa hospital na siya. Tela natunogan naman ng isang nurse ang kanyang pagising kaya lumapit na ito sa kanya. Mabuti naman po at nagising kayo, ma'am. Hindi po kami nakatawag ng makakasama mo dito dahil hindi na po namin na-recover ang phone mo. Basag na po kasi, ma'am usal ng nurse. Oh, ako na lang ang tatawag. Can I borrow your phone? Oh, yes po, ma'am. Kakalabas lang din po ni Doc sa room mo at mamaya ko pa po ulit siya tatawagin. Wala naman po kayong internal damage at tanging mga galos lang po sa katawan ang natamo niyo. How about the driver? How was he? Nasa kabilang room na din po siya, ma'am, together with his family. Siya po ang medyo maraming natamo na sugat. Tell him na ako na ang magbabayad ng hospital bills niya at pati na rin ang mga gamot. Yes po, ma'am. Okay, maiwan ko na po muna kayo dito. Here's my phone po if you want to make a call. Sabay bigay nito sa kanyang cellphone. Paglabas ng nurse ay sinubukan na rin ni Maureen na tumayo saka binuksan ng dahan-dahan ang pintuan ng kanyang silid. Akma na sana niyang tatawagan ang nobyong si Leo nang mabaling ang atensyon niya sa isang babaeng sa tingin niya ay nasa 5 buwan ng buntis. May kasama rin itong matipunong lalaki. Nang titigan niyang mabuti kung sino iyon, ay muntik na siyang bumagsak sa kanyang kinatatayuan. Kung hindi siya nagkakamali, ay si Leo iyon. Hindi niya rin kilala ang babae, kaya doon na siya kinakabahan ng husto. Sa nakikita niya'y parihas masaya ang dalawa. Biglang bumigat ang kanyang pakiramdam, kaya sa walang ano-ano'y agad niyang isirirado ang pinto at piniling tawagan ang pinsang si Beatrice. Hello, who's this? Wika pa nito sa kabilang linya. Ngunit imbis na sumagot ay doon na nga bumagsak ang mga luha ni Maureen. Napahagulhol na rin siya dahil sa sakit ng kanyang nararamdaman. Tela natunugan naman ng pinsan ang kanyang boses kahit pa tanging paghagulhol lang ang naging sagot nito. Kaya muli itong nagsalita. Cass, is that you? Oh my gosh! Kanina pa kita tinatawagan pero unreachable ka. Nasaan ka ba ngayon and why are you crying? Sunod-sunod na tanong ng pinsan. Halatang nag-aalala ito kung nasaan si Maureen dahil magmula kaninang umaga ay hindi na ito nagparamdam sa kanya. Huminga naman muna ng malalim si Maureen saka pilit na nagsalita. Pumunta ka ngayon sa hospital, I need you. Ha? Huh? Hospital? Sinong nandyan? Sige, teka, saan hospital ba yan? Pagkatapos niyang sabihin sa pinsan kung saan hospital siya naroon, ay saktong pagbalik rin ng nurse. Pinunasan niya muna ang kanyang mga luha, saka nagbigay ng isang pilit ng ngiti at isinauli ang cellphone dito. Tapos na po ba kayo, ma'am? Oh, yes, nurse. Thank you. And anytime ay pupunta na rin ang pinsan ko dito. Sige po, ma'am. Magpahinga na muna po kayo at babalik si Doc any hours from now. Wika nito sabay alis. Nahiga naman muli si Maureen sa hospital bed pero hindi niya pa rin mapigilan ang sangkatutak na mga luha sa pagbagsak. Walang katumbas ang nararamdaman niyang sakit sa mga oras na iyon. Siya ang may planong isorpresa ang nobyo. Pero bakit tela siya pa itong nasorpresa? Hindi niya lubos maisip na sa tagal na nilang magkarelasyon ay nagawa pa ni Leo na lukuhin siya. Kung ang tanging ginawa niya lang naman ay ang maging loyal dito. Ilang minuto pa'y bumukas naman ang pintuan ng kanyang silid at iniluwa doon ang presensya ni Beatrice.
Nang makita niyang nakahiga ang pinsan ay agad niya itong niyakap. "Cass, what happened? Why are you here?" nag-aalala nitong tanong. "Papunta na sana ako sa kondo ni Leo eh, pero biglang nabangga ang sinasakyan kong taxi. Doon na nandilim ang paligid ko and the next thing I know is nandito na ako at nakahiga na sa ospital. Sabi ng nurse, basag na daw ang phone ko, kaya wala na silang matawagan kahit ni isa. So hiniram ko na muna ang phone ng nurse at tatawagan ko sana si Leo. Siya kasi ang unang pumasok sa isip ko eh. But to my shock, I saw him." Naiiyak na nitong sabi. "You saw him? Where?" "I saw him here. Kasama niya ang isang babaeng hindi ko kilala. And you know what's worse, Cass? That girl is pregnant." "Ano? So anong ginawa mo?" "Sana nilapitan mo muna, Cass. Baka mamaya relative lang niya yun. O kakilala na naghihingi ng tulong niya." "I don't think so, Beatrice. Sobrang higpit ng yakap niya sa babae. Tapos kakilala lang. Ang sweet niya naman pala pati sa iba. Akala ko sa akin lang." "Ito na lang ha. Tatawagan ko na lang siya and ask him kung nasaan siya. If nagsinungaling man siya, isa lang ang ibig sabihin niyan. He's cheating on you. But if magsabi siya ng totoo, meaning hindi siya nag-cheat. Deal? Pwede ba tayo doon sa labas tumawag? Gusto kong makita kung ano ang magiging reaksyon niya." "Pero Cass, wala na akong pakialam sa ngayon, Beatrice. Mahal ko siya, pero once malaman kong niluloko niya lang ako all this time, I'll sue him." At iyon na nga ang ginawa ni Maureen. Kahit sobrang sakit pa ng katawan niya sa tradhiyang naganap ay hindi niya na iyon ininda. Gusto niyang malaman agad ang katotohanan. Tinawagan naman agad ni Beatrice si Leo. Nakailang dial pa siya bago nito tuluyang sagutin ang linya. "Yes, Beatrice?" Wika pa nito. "Oh, hi. Naalala ko lang birthday mo ngayon, right? Happy birthday, Leo." "Oh, thank you so much. Buti naman at naalala mo pa." "Oo naman. Boyfriend ka ng pinsan ko eh. Mangyayari bang hindi ko malala yun? Nga pala, anong balak mo for today?" Wala naman. Nothing special. Nasa kondo nga lang ako eh. And I guess hindi na siguro ako magse-celebrate. And why did you ask?" "Wala naman. Sige Leo, I'll hang up na ha. Enjoy your day." Wika nito sabay patay sa linya. Pagkatapos ng usapang iyon ay mapait lang na tiningnan ni Beatrice si Maureen. "Cass, confirm." Mahina niyang wika. "Hayop ng lalaking yun. Dahil ba malayo ako ay gagaguhin niya ako ng ganito?" "Ang mabuti pa, bumalik na lang tayo ulit sa loob ng room mo para makapagpahinga ka." "Hindi. Hihintayin ko ang paglabas ng taxi ng lalaking yun." Sinubukan pang pigilan ni Beatrice ang pinsan, pero hindi na ito nagpapigil. Maya-maya pa'y lumabas na nga ang dalawa galing sa isang private room. Noong una'y nakangiti pa si Leo habang inalalayan ang buntis nitong kasama. Pero nawala naman agad ang mga ngiting iyon nang magtama ang mga mata ni Leo at Maureen. "Maureen?" Kunot noon nitong wika. Nilapitan naman agad ng dalaga ang nobyo saka sinampal ng pagkalutong-lutong. "Walang hiya ka! So all this time, nagawa mo pa talaga akong lukuhin?" "Maureen, please, huwag dito. Ang daming tao." "No, Leo. Kung gusto kong dito ibunyag ang kawalang hiyaan mo, ay wala kang magagawa. Ano bang nagawa kong mali sa iyo, ha? Minahal kita. Pinababa ko lagi ang pride ko. Pero nagawa mo pa rin maghanap ng iba?" "Babe, who is she?" Tanong ng buntis na babae. "Who I am? Hindi ka ba nanonood ng international TV o bumili ng magazine? I am Maureen Rose Codera at isa akong sikat na model sa Paris. Now, kilala mo na ako ngayon." "And so, kahit anak ka pa ni Poncho Pilato ay wala akong pakialam. Who are you at bakit mo sinampal ang fiancé ko?" Fiancé? How long you been together, ha?" "Maureen, please, wag dito. Mag-usap na lang tayo sa ibang araw.
Hindi, Leo. Dahil ayaw ko nang makipag-usap sa iyo ng mga susunod pa na araw. Gusto ko nang malinawan tayong lahat ngayon din, fiancé. So, habang nasa ibang bansa ako, nag-I love you ka sa akin, nag-propose ka na pala sa iba? How amazing! Wait, so, are you telling us na girlfriend ka ni Leo? Wika ng babae. Hindi ba obvious? Magre-react ba ako ng ganito kung hindi ko siya boyfriend? Now, iyang fiancé mo, isang manluluko. Imagine, sa sobrang sweet at mapagmahal niya, nagawa niya tayong pagsabayin. Isang malutong at malakas na sampal muli ang dumampi sa mukha ni Leo, na ngayon ay galing na sa babaeng kanyang kasama. Buwisit ka! Akala ko bang matagal na kayong hiwalay ng girlfriend mo? You said that 8 months ago, right babe? Ngayon, kainin mo yung sing-sing mo at ika-cancel ko na din ang wedding na pinaplano natin. Wika nito sabay alis. Babe, tanging nasabi na lamang ni Leo. Masakit ba Leo? Well, that's my gift for you. Happy birthday! Usal ni Maureen saka nauna nang pumasok sa kanyang silid. Cass, are you okay? Untag ni Beatriz. I want to go home now. Pero hindi ka pa magaling. Magstay na muna tayo dito, okay? Hintayin na lang muna natin kung ano ang magiging desisyon ng doktor. I thought liligaya na ang buhay ko kapag nakabalik ako dito sa Pilipinas. Pero mukhang mali ang inakala ko. Nasabi na lamang ng dalaga. Hayaan mo na, he's not the right guy for you. Medyo okay pa sana kung nang babae lang siya eh. Pero iyang binuntis niya pa. Plus nag-propose pa siya at nagpaplano na para sa wedding nila. What the heck? So, kung hindi pa ako umuwi dito, hindi ko pa malalaman lahat. Baka hanggang maikasal na sila, wala pa rin siyang balak na sabihin sa akin ang totoo. Baka maging kambit pa ako nito nang hindi ko nalalaman. Okay, chill lang Cass. Hayaan mo na ang karmang gawin ang trabaho niya. I am the karma, Beatrice, and I won't let him do his own thing. So, gagantihan mo siya? Hindi ako kasing sama ng iniisip mo, but sort of. Ayaw kong maging masaya ang malulukong yun. Sobrang nasaktan si Maureen, pero imbis na mag-iiyak siya sa iisang sulok, ay mas pinili niyang ibaling sa iba ang kanyang atensyon. Mas nangingibabaw ang nararamdaman niyang pagkapuot sa dating nobyo. Makalipas pa ang ilang araw ay tuluyan na ngang gumaling si Maureen. Pero bago siya lumabas ng ospital ay binayaran niya muna ang bill ng taxi driver na kasama niya sa aksidente. Binigyan niya rin ng kaunting pera ang pamilya nito dahil mas grabe ang natamo nitong sugat dahil sa aksidente. Lubos naman ang pasasalamat ng pamilya ng driver dahil sa tulong na ibinigay ng dalaga. Bukod doon, hindi niya na rin pinaalam ng kanyang mga magulang na nasa States ang tungkol sa nangyari sa kanya dahil ayaw niya nang mag-alala ang mga ito. Dumiretso na muna sila sa kondo ni Beatrice para kuhanin ang mga dala niyang gamit, saka pa nagtungo sa bahay ng dalaga. Pagdating ay ganoon na lang ang gulat ng dalawa nang makitang nakaupo na sa sofa si Leo at mukhang hinihintay talaga siya. Cass, chill lang ha. Bulong sa kanya ng pinsan. We'll see. What are you doing here, Leo? Bakit ka nakapasok? Ma'am, totoo po palang nandito kayo. Nagpumilit po kasi si Sir Leo kaya pinapasok ko na po. Wika ng kasambahay. Next time manang, huwag na huwag kang magpapasok ng demonyo dito sa pamamahay ko. Pakisabihan mo na rin si Manong Guard na huwag na huwag na siyang tatanggapin. Opo ma'am, pasensya na po. Pag-alis ng kasambahay ay akma na sanang didiriso si Maureen sa kanyang kwarto nang hawakan ni Leo ang kanyang braso. Love, please. Huwag mo akong matawag-tawag na love at nandidiri ako sa iyo. Umalis ka na ngayon din sa pamamahay ko kung ayaw mong ipakaladkad kita sa guard. Let's talk please. Ngayon, atat na atat ka nang kausapin ako? Bakit? Hindi ka na ba muling tinanggap ng babaeng pinuntis mo? I'm sorry. Aksidente lang naman ang nangyari sa amin eh. Wala na akong nagawa.
Bakit naman kasi hindi natatahimik yung ahas mo? Bakit hindi yan makuntinto sa iisang Maria? Alam mo, imbis na nandito ka ngayon, sana sinuyo mo na lang ang babaeng yon dahil magkakaanak na kayo. This time, gawin mo naman ng tama, Leo. Mas mahal kita, Maureen. What? Ang kapal naman talaga ng mukha mo, ano? Akala mo siguro madadala mo naman ako dyan sa paawa-awa style mo. Hell no! Now get out! At ayaw kong makita ulit ang pagmumukha mo kahit saang parte ng Pilipinas. Pagkasabi nooy, dali-dali nang pumanhig si Maureen sa kanyang silid na sinunda naman agad ni Beatrice. Umalis na ba si Leo, Cass? Oo, palabas na siya nung sundan kita. Ang kapal ng mukha, nananahimik na nga ako dito. Nagawa pa talagang guluhin ulit ang araw ko. Ano ka ba? Sabing chill lang eh. O siya, sige at babalik na ako sa kondo ko ha. At may duty pa ako mamaya. Tawagan mo na lang ako kapag kailangan mo ako, okay? Thank you, Cass. You can leave now. Don't worry at hindi ako magpapakamatay. Natatawa niyang sabi. Sira ka talaga. Sige, aalis na ako. Mag-iingat ka dito. Tumango naman si Maureen saka niyakap ang pinsan. Pag-alis nito ay saka pa niya sinimulan ang pag-aayos ng kanyang mga gamit. Mula din nooy ay mas pinili na lamang ni Maureen na mag-focus sa kanyang business. Pagkatapos din ng isang linggong pananatili niya sa Pilipinas ay bumalik na muna siya sa Paris upang ituloy ang pagkukwit. Buo na ang pasyan niya. Kahit paman broken siya o hindi, ay gusto niya na din talagang iwan ang mundo ng pagmamodelo. Nang maaprobahan naman agad ang kanyang request to quit, ay bumalik na siya agad sa Pilipinas. Ngayon, wala na siyang ibang iisipin kundi ang sarili niya at kung paano pa mas mapapalago ang kanyang negosyo. Isang gabi, dahil medyo na bored ang dalaga sa pananatili sa bahay, ay napagpasyahan niyang mag-bar muna. Tinawagan niya ang pinsang si Beatrice pero hindi daw ito makakasama dahil sobrang busy pa nito. Kaya wala na rin siyang ibang nagawa kundi ang magtungo sa bar ng mag-isa. Hindi naman din bago sa kanya iyon dahil kahit sa Paris pa lang ay sanay na siyang mag-isa. Pagdating sa bar ay nag-order agad siya ng whiskey at tahimik na tinitingnan ang mga taong naruroon. May mga nakakakilala sa kanya at nagre-request ng litrato na agad namang pinaunlakan ni Maureen. Kahit paman isinapubliko niya ang pagkukwet sa pagmumodelo ay marami pa rin siyang tagahanga. Maya-maya pa'y nagulat naman siya nang biglang tapikin siya ng isang pamilyar na lalaki. Maureen, nakangiti nitong wika. Oh, sorry. Adam? Pabalik tanong niya dito. Si Adam ang iisang kapatid ni Leo. Yeah, it's me. Nakita ko ang last interview mo sa International TV. Bakit ka nagkwe? Oh, ilang years na din kasi ako sa pagmamodelo eh. Kaya nakapag-decide ako na magkwe. I see. By the way, ikaw lang bang mag-isa? Oh yeah, niyaya ko si Beatrice pero she's busy. Kaya I don't have a choice. Pumunta na lang akong mag-isa. Ikaw ba? Oh, I'm with my colleagues. Pero since ikaw lang naman ditong mag-isa, sasamahan na lang kita. Oh no, hindi na kailangan Adam. At okay lang naman ako eh. I insist. Matagal na rin kasi kitang hindi nakikita eh. By the way, don't mind me asking ha? Pero gusto ko lang sanang itanong kung totoo bang wala na kayo ni Leo. Oh wow! Mukhang direct to the point yan ah. Hindi ko prepared, Adam. Natatawa niyang wika. Oh, sorry. Pero if ayaw mo namang sagutin, it's okay. At bakit naman hindi? Well, yes. Wala na kami ng kuya mo. If hindi mo alam ang rason, you can ask me. Alam ko ang rason. Kino-confirm ko lang mismo sa iyo. Hindi ko kasi lubos maisip na magagawa ka niyang lukuhin eh. Nasuntok ko pa nga yun and until now, hindi pa rin kami nagkikibuan. Oh my goodness, why? Magkapatid kayo, tsaka huwag ka nang makisali sa issue namin.
makikisali talaga ako. Imagine mo yun, ang pinapangarap kong babae, sasaktan at lulukuhin niya lang ng ganun-ganun. Natahimik naman saglit si Maureen sa narinig. Hanggang ngayon kasi ay wala pa rin nagbago kay Adam. Vocal pa rin ito sa kanyang nararamdaman. Kahit pa man noon, noong sabay na nanligaw si Adam at Leo sa kanya, mas pinili niyang si Leo ang sagutin. Mas gwapo si Adam kesa kay Leo at mas matalino pa. Pero para kay Maureen, masyado pang bata ang binata. Sa katunayan ay matanda pa siya dito ng 2 taon. Kaya iyon na rin ang naging rason kung bakit mas pinili niyang si Leo ang sagutin kesa sa kanya. Oh gee, ayan ka na naman Adam eh. Pabiro niya na lang nasagot. Bakit? Totoo naman ah. Pinaraya na nga lang kita kay kuya noon eh. Pero ngayon malalaman ko na lang nalulukuhin ka niya. Nasaan ba ang bayag niya? Oh, hayaan mo na iyon. Hindi na rin naman ako naniniwala na magbabago pa si Leo. Once a cheater, always a cheater. Mas kawawa yung babaeng nabuntis niya. But seriously Maureen, if hindi mo nakilala si kuya before, may chance ba ako sa'yo? Huh? Adam naman, ano bang klaseng tanong yan eh? Ang tagal-tagal na nun. I'm just asking. I don't know. Wala rin siguro. Ang bata mo pa kasi eh. Anong bata? I'm 25. And I also have my own business at may mga clients na din akong from another country. Exactly. Bata ka pa nga. You're 25. I'm 27. Mas matanda pa ako sa iyo ng 2 taon. What now? 2 taon lang naman yan ah. Ay naku. Bumalik ka na nga lang doon sa mga kasama mo at aalis na din ako. Agad-agad, kakarating mo pa lang ah. Gusto ko lang naman talagang uminom ng whiskey and that's it. Naparapi na nga ako eh, kaya uuwi na ako. Ang sabihin mo, iniiwasan mo lang ang topic, natatawa nitong sabi. Ang awkward naman din kasi eh. Sige na, at aalis na ako. Sige, pero ihahatid na kita sa labas. Okay then, if you insist. At iyon na nga ang ginawa ni Adam. Naiilang man pero hindi na iyon pinahalata ni Maureen. Pero bago pa man siya makapasok sa kanyang kotse, ay muling nagsalita ang binata. I'm glad na nakawala ka na sa kamay ni kuya. Hindi ako nag-girlfriend ever dahil ikaw lang ang babaeng minahal ko, Maureen. What? Paano naman kung kami pa rin ang kuya mo ngayon? Don't tell me, hindi ka mag-aasawa. Hindi nga. At iyon ang ipinangako ko sa sarili ko. I strive really hard para may mapatunayan ako sa iyo. Sinabi ko sa harap ng altar na kung hindi ka rin lang naman pala mapupunta sa akin, magiging masaya akong makikita kang masaya sa ibang kamay. At hindi na rin ako mag-aasawa na unless may pumantay sa katangian mo. Pero so far, sa ilang taon ng lumipas, wala pang kahit sino ang nakakapantay sa iyo, Maureen. At hindi rin nawala ang pagmamahal ko sa iyo. Alam kong awkward, pero at least sinabi ko na sa iyo ang totoo. Alam ko rin na hindi ka pa ready now. But I just want you to know na I am willing to wait. Kahit another 5 years pa iyan o maging 1 dekada pa. Mahabang wika ni Adam. Adam, huwag kang masyadong mag-focus sa akin or sa katangian na meron ako. Iba-iba ang katangian naming mga babae. And you deserve to love and to be loved. Pero sa ngayon, hindi ko rin talaga alam kung ano ba ang isasagot ko dyan sa sinabi mo eh. I'm sorry, pero hanggang kaibigan lang talaga ang nararamdaman ko para sa'yo. I can wait, Maureen. Oh, mapapagod ka lang kakahintay sa akin, okay? Sige na, aalis na ako. Nice seeing you now. Huli niyang wika saka tuluyan ng sumakay sa kanyang kotse. Pinaandar naman agad ni Maureen para makalayo na sa gawing iyon. Habang nasa biyahe, ay hindi pa rin mawala sa isip niya ang mga katagang pinitawan ni Adam kani-kanina lamang.
Alam niyang seryoso ito at alam niyang tunay ang nararamdaman nito sa kanya. Hindi naman sa hindi niya gusto ang binata, pero bad timing lang talaga. Kagagaling lang niya sa isang masakit na pag-ibig, tapos ngayon ang kapatid naman mismo ng lalaking bumasag sa puso niya ang nagpaparamdam ng damdaming para sa kanya. Napapaisip tuloy minsan ang dalaga na baka pinaglalaruan lamang siya ng tadhana. Kinabukasan at dahil binisita niya ang pinsang si Beatrice sa kondo nito, ay doon na niya ikinuwento ang kaganapan sa bar at ang pagkikita nila mismo ni Adam. Ha! Wow! Dati sa kuya, tapos ngayon sa bunso. Ano bang balak mo sa magkapatid kas ha? Panunukso nito habang sumusubo ng pagkain. Sira ka ba? Siyempre wala. Sinabi ko naman kay Adam na masasayang lang ang oras niya kakahintay sa akin. Pero ito ha, tanong lang. Kung hindi siya kapatid ni Leo, bibigyan mo ba siya ng chance? Ano bang klaseng tanong yan? Sagutin mo na lang kasi. Parang oo at hindi lang naman ang sagot eh. Bakit parang hirap na hirap ka pa dyan? Mabait naman si Adam at walang kinalaman ang koneksyon niya kay Leo sa kung anumang chance ang ibibigay ko. So, bibigyan mo nga siya ng chance. Cause he's younger than me. Aside doon, ayaw ko namang pagkatapos ko sa kuya niya ay proceed agad ako sa bunso. Pero mas una ka pa namang niligawan ni Adam kaysa kay Leo, diba? In fact, mas una pa nga kayong nagkakilala eh. At mas una kang ngumiti ng pagkatamis-tamis ng dahil kay Adam. Kung kagwapuhan lang din naman ang pag-uusapan, di hamak na mas gwaping si Adam kaysa kay Leo. May sariling business pa at successful na din. Kumpara sa Leong iyon na tambay lang sa kanila at naghahanap ng matitirang babae. Ang harsh mo ah! Bakit? Totoo naman ah! Hindi ko nga malaman dati kung bakit mo sinagot si Leo eh. Natigil naman si Maureen sa sinabing iyon ng pinsan. Kung sa bagay ay may punto ito. Bakit niya nga ba sinagot si Leo noon? Sa katunayan ay sa kanilang dalawa ni Adam ay mas mapapangiti pa si Maureen kay Adam. Pero ang hindi niya rin malaman kung bakit mas pinili niya si Leo kumpara sa binata. Isang malalim na buntong hininga naman muna ang kanyang pinakawalan saka muling nagsalita. I love Leo, Cass. Agad-agad? So may feeling ka na sa kanya kahit hindi mo pa siya sinasagot? Cass, I'm telling you. You love the wrong person. May tama na sana, pero lumiko ka naman. What do you mean? Si Adam ang tama? Tumpak! Hindi mo ba nakikita? Sinabi niya na nga sa'yo, diba, na ever since hindi siya nanligaw ng iba kasi loyal siya sa naramdaman niya sa'yo. Hindi rin naman niya hinihiling na masaktan ka sa kuya niya. Dahil sabi pa niya, masaya siya kapag sumasaya ka na. Nakukas! I can feel it. He's the right guy for you. Ay nako, kainin na nga lang muna natin itong dalakong ice cream at baka matunaw na ito ng tuluyan eh. Ay sus, you're just avoiding the topic eh. If I know, kinikilig na ang mga lamang lupa mo dyan. Pinagsasabi mo, ang hilig mong mag-advise ng love life sa iba ha? Tapos sarili mong love life, hindi mo rin naman kayang bigyan ng kulay. Ay, ibang usapan na yan Cass. Tsaka ayoko sa mga Pinoy, sasaktan lang ako. Doon ako sa mga taga-ibang bansa, buti pa sila loyal. Ha! Talaga lang ha? Saka muna ipagmalaki ang sinasabi mong loyal kung nagkaroon ka na ng boyfriend. Nagtawanan lamang ang dalawa sa kapa muling ipinagpatuloy ang pagkain. Kahit paman gustuhin ni Maureen na mag-focus na lamang sa kanyang sarili, ay sumasagi pa rin sa isip niya ang ginawang panuloko ni Leo sa kanya. Umiiyak siya pero hindi na tulad noong una na umaabot siya ng ilang oras sa pag-iyak. Hindi naman din talaga ganoon kadali mag-move on, lalo pat 5 taon silang magkasintahan at parehas pang legal sa kani-kanilang mga pamilya. Ngayon,
Nasabi niya na nga rin sa kanyang mga magulang ang tungkol sa paghihiwalay nila ni Leo. Bukod doon, humingi din ng paumanhin ang mga magulang ng binata sa kanya. Pero nginitian niya lang ito at sinabing kung anuman ang isyo nila ni Leo ay hindi kahit kailanman madadamay ang respetong ibinibigay niya sa mga magulang nito. Nasa kanyang silid lang si Maureen at kakagising lang ng umagang iyon. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata saka tiningnan kung anong oras na ba. Nang malaman niyang alas 9 pa pala ng umaga ay napagpasyahan niyang bumalik muna sa pagtulog. Pero hindi na niya nagawa dahil nagmamaktol na ang mga alaga niya sa tiyan. Kaya kahit antok na antok pa ay bumango na lamang ang dalaga saka bumaba upang kumain. Ganoon na lang ang pagkunot ng noo niya nang makitang hawak-hawak ng kasambahay ang isang bouquet ng mga bulaklak. Manang, wow ha! Ang aga-aga ng mga flowers natin dyan ah! Don't tell me, nililigawan kayo ni Manong Guard. Biro niya pa dito. Oh my goodness, si ma'am talaga. Ang tanda-tanda na po namin para sa mga ganyan eh. Tsaka, hindi naman po ito para sa akin ma'am eh. Para po ito sa inyo. Nakangiti panitong wika. Para sa akin? Bakit? Anong meron? Birthday ko ba? Nanalo ba ako ng lato or what? Oh, wala rin po akong idea, ma'am. Basta, pinadeliver lang po ito kanina ng sobrang aga, ma'am eh. Hindi mo ba tinanong sa nag-deliver kung saan galing? Secret daw po, ma'am eh. Pero ang sabi niya naman po, malalaman mo daw kung sino ang nagpapadala dito kapag mabasa mo po ang card na nakapaloob. Oh, wow ha? At may pa-mysterious pa. Anyway, thank you, Manang. Akala ko pa naman sa iyo to eh. Si ma'am talaga. Nakahanda na po pala ang gagahan mo, ma'am. Nandoon na po sa kusina. Okay, sige, kakain na rin ako later. Nang makalis ang kasambahay ay saka palang tinignan ni Maureen ang isang pink card na nakapaloob doon. Pink roses as pink as your blushing cheeks. From Mr. Willing to Wait. Doon pa lang ay mukhang alam na niya kung kanino ito galing. Natawa na lamang siya saka pa inamoy ang nagagandahang mga bulaklak. Manang, hanapan mo nga ng vase itong mga flowers at ilagay mo sa room ko, please? Oh, yes po, ma'am. Ibinigay naman niya agad ang bulaklak sa kasambahay at ibinulsa ang card na galing pa kay Adam. Habang kumakain, ay hindi pa rin nawawala ang ngiti ng dalaga. Doon niya rin naisip na kahit isang beses ay hindi pa pala siya nabibigyan ng bulaklak ni Leo noong sila pa. Siguro ay dahil siya ang mas nag-e-effort sa relasyon nila, ay baka nakalimutan na ni Leo na kahit papaano'y kailangan niya pa rin ng ganoong presence. Hindi naman siya materialistic na babae, pero kapag nakakatanggap siya ng regalo, ay sumasaya na siya. Bumalik lamang siya sa ulirat nang tapikin siya ng kasambahay. Diyos ko naman, manang, nagulat naman ako sa iyo eh. Eh kasi ma'am, kanina pa po kasi kita tinatawag eh, pero mukhang malalim naman po ang iniisip mo. Ganun ba? Bakit? May kailangan ka ba? Nahanapan mo na ba ng vase ang mga bulaklak? Oh, hindi pa po ma'am. May tumatawag po kasi sa telepono eh at hinahanap po kayo. Ako? Eh bakit sa telepono pa eh? May cellphone naman ako. But wait, nasa linya pa ba ang tumatawag? Opo ma'am. Hindi na muna tinapos ni Maureen ang kanyang pagkain at dumiretso na sa sala saka sinagot ang linya. Hello? Maureen Cordero speaking. Good morning. Malumanay na wika ng kabilang linya. Alam niyang kahit lumiit pa ang boses noon ay makikilala niya pa rin iyon. Adam? Yep, natanggap mo ba ang flowers na pinadala ko? Oh yeah, ang gaganda ng roses in fairness. Pero bakit mo nga pala ako pinadalhan, Aber? Oh, wala naman.
Pumunta kasi ako ng flower shop kanina at binigyan ko si ma'am ng flowers, kaya pinilhan na rin kita. By the way, today's mom's birthday. May simple dinner mamaya. Can you come? Adam, alam mo naman ang sitwasyon ko ngayon, di ba? Yeah, pero sinabi mo na rin naman na hindi madadamay ang family namin sa kung anuman ang nangyari sa inyo ni Kuya. Adam, hindi ko kaya. Hindi ko pa kayang kumarap sa inyo. Why? Wala ka namang kasalanan at biktima ka lang ng kataksila ni Kuya. Huwag mo na lang siyang pansinin. I can't come. Please, kahit saglit lang. Isang malakas na buntong hininga muna ang pinakawala ng dalaga, saka pa muling nagsalita. Okay, fine. I'll be there. That's great. Susundin kita mamaya sa house mo, okay? And I'll tell mom and dad na rin. I'm sure matutuwa ang mga iyon. Thank you so much, Maureen. Oh, no worries. Kahit nagdadalawang isip pa siya, ay wala na rin naman siyang magagawa dahil pinaunlakan niya na ang imbitasyon ng binata. Tinawagan niya rin agad si Beatrice at dooy isang matinding sermon ang natanggap niya sa pinsan. Oh my gosh! Saan mo ba nilagay ang utak mo, Cass? Are you sure about your idea? What if lapitan ka na naman ni Leo and ask for your forgiveness? Magiging marupok ka na naman. Cass, hindi ako marupok. Never pa akong naging marupok. Tsaka hindi naman siya ang sadya ko doon eh, kundi ang mami niya. Sinabi ko na rin naman sa iyo, diba, na kung ano ang nangyari sa amin ni Leo, never kong itadamay ang trato ko sa pamilya niya. Dahil never nila akong pinakitaan ng masama. Ay, nako, ikaw ang bahala. Malaki ka na. Basta, ito ang sinasabi ko sa iyo ha. Sa oras na umandar na naman yung karupukan mo at pumayag kang makipagbalikan si Leo sa iyo, huwag na huwag mo na talaga akong tatawagan o pupuntahan man lang dito sa kondo ko. For your information, Beatrice, kakasabi ko lang sa iyo na hindi ako marupok. At never pa akong naging marupok. At saan mo naman nakuha ang ideyang makikipagbalikan ako sa gagong yun? Doon na lang ako kay Adam, no? Rinig niya pa ang hagikik ng pinsan sa kabilang linya. Doon niya pa napagtanto ang tungkol sa lumabas sa bibig niya. So, lumabas din ang totoo. Mas nanaisin mong kay Adam na lang. Ay sus, in denial mode pa, oh. Alam ko namang dati pa ay parihas na kayong nararamdaman eh. Umipal lang iyong letching Leo na yun. Ah, enough na yan. Huwag mo nang ipush ang bagay na sobrang impossible. I'll hang up na, bumalik ka na ulit sa pagtulog mo. Natawa na lamang si Maureen dahil sa pananalita pa lang ng pinsan niya ay alam niya ng buto-buto ito kay Adam. Kinagabihan, tulad ng napag-usapan nila ni Adam, ay sinundo nga siya nito sa bahay ng alas 7 kung gaano natamimi ang binata sa kagandahang taglay ni Maureen noong gabing iyon ay ganoon rin naman ang dalaga. Naka-formal suit kasi si Adam at kahit mas bata pa ito sa kanya ng 2 taon ay hindi niya may pagkakaila na sobrang gwapo nito. You look perfect tonight, nakangiti nitong panimula. Oh, ikaw rin naman. Para ka lang escort sa magde-debut ah. Pabirong sagot naman ni Maureen. Oh, sort of. Feeling 18 pa rin kasi si ma'am. Usal nito na siyang ikinatawa ng 2. Habang nasa biyahe, ay alam ni Maureen na pasulyap-sulyap lang si Adam sa kanya. Kaya, imbes na mailang, ay focus lang ang tingin niya sa labas ng kotse. Ilang sandali pa'y huminto naman ang binata at lumapit sa dalaga. What are you doing? Kinakabahan niyang tanong. Ngunit imbes na sumagot ay ngumiti lamang ito ng pagkagwapo-gwapo saka sinuotan ng seatbelt ang dalaga. Malayang na pagmamasdan ni Maureen ang malaperpektong mukha ni Adam, pati na rin ang pulang-pula nitong mga labi na animoy. Iniinggan niyo siyang halikan iyon. Oh, come on Maureen, stop what you're thinking. Maktol niya sa sarili habang nakapikit ang mata. Bakit? What are you thinking?
sinuotan lang kita ng seatbelt para sa safety mo. Nakangiti nitong wika. Namula naman ang dalawang pisngi ng dalaga sa hiya. Pagdating ay sinalubong naman agad sila ng matatamis na ngiti ng mga magulang ni Adam. Nang ilibot ni Maureen ang paningin sa baligid ay hindi niya nakita ang presensya ni Leo. Oh, mabuti naman at naparito ka, Iha. Ang akala ko ay hindi ka napupunta dito eh, because of what happened. Oh, hindi po kayo kasama sa isyu namin ni Leo, tita. Kaya why not, diba? Happy birthday nga po pala. Oh, thank you so much, Iha. Oh, sige na, sabay-sabay na tayong magpunta sa kusina at kumain. Hindi na ako nagpa-party at wala akong gana. Gusto ko kasing tayo-tayo lang. Ngumiti naman si Maureen saka sumunod na sa kusina. Tanging ang mami, daddy, siya at si Adam lamang ang naroon. Ilang sandali pa'y dumating naman si Leo kasama ang babaeng nakita niya sa ospital at naupo sa tapat ng dalaga. Alam niyang sobrang awkward ng sitwasyon ng mga sandaling iyon, pero nawala rin naman iyon agad nang hawakan ni Adam ang kanyang nanlalamig na kamay. Okay, let's eat. Pagbasag ng padre di pamilya sa katahimikan. Tahimik lang na kumakain si Maureen. Tanging sila-sila lamang ang nag-uusap at tumatango lamang siya bilang tugon. Saktong pagkatapos nilang kumain ay nagsalita naman ang babae. Ma'am, Dad, if you'll excuse me, mauna na po muna ako sa room namin ni Leo. Wika nito na siyang tinanguan naman ng ginang. Natawa na lamang si Maureen sa kanyang isip. Ma'am, Dad, at talagang tinuloy nila ang kataksila nila? Kung sa bagay, hindi rin naman masisisi ng dalaga ang babae dahil buntis na nga din ito at kailangan ng magiging anak nila ang isang ama. Inihatid na muna ni Leo ang babae papunta sa silid saka pa siya bumalik sa kusina at naupo. Ma'am, Dad, panimula ni Adam. Gusto ko pong sabihin mismo sa harapan ninyo ngayon, naliligawan ko po si Maureen. Kitang-kita pa ng dalaga ang panlalaki ng mga mata ng tatlo. Pati rin siya ay nanlaki rin ang mga mata dahil sa pahayag na iyon ni Adam. I'm not like Kuya. Kung sinayang man ni Kuya ang isang Maureen Codera, iba ang kaso ko. I know this is very awkward at alam ko na rin na hindi pa ready si Maureen as what she said, pero willing akong maghintay. Matapang nitong sabi. Adam, what in the world? Mahinang bulwas ng dalaga. I'm dead serious. Ilang minutong katahimikan ang namutawi sa loob ng kusina. Mabuti na lamang at biglang nagring ang cellphone ni Maureen, kaya nagawa niyang mag-excuse at makaalis sa awkward na sitwasyon iyon. Hello, Cass? O ano? Ano na bang nangyayari dyan? Tanong ni Beatrice. Oh my goodness, you won't believe. Ngunit hindi na natapos ni Maureen ang ibig na sabihin dahil narinig na niyang tinawag ni Leo ang kanyang pangalan. Okay, Cass, we'll talk later. Wika niya sabay patay sa linya. What now, Leo? Sinadya mo ba talagang pumunta dito at ipamukha sa akin na ako ang may kasalanan? Bakit? Hindi ba? Kanino nga bang kasalanan, Leo? Kasalanan ko ba? Oo, dahil ang layo-layo mo. Letching pagmumudilo yan. Hindi mo maiwan-iwan kahit may negosyo ka naman sana dito sa Pilipinas. Ha! So dahil malayo ako, ay may karapatan kang mambabae? Ni hindi ko nga naisip yan eh, kahit ang dami pang mas deserving sa'yo. Tapos ngayon, magiging kasalanan ko pa kung makatikat hindi makuntinto? Huwag na huwag mo akong gagawing dahilan, Leo. Dahil kahit nasa malayo ako, loyal ako sa'yo. Ah, so kayang ka gumaganti ngayon? Gumaganti? Pinagsasabi mo. Maang-maangan ka pa. Akala mo ba hindi ko alam na siniseduce mo ang kapatid ko? Excuse me? I am not seducing him. Alam ko na alam mo na dati pa lang ay may gusto na sa akin si Adam. Kaya nga, and you're taking advantage of it now para makaganti sa akin.
Huwag mong ipasa sa akin ang gawain mo, Leo. Nananahimik na ako. Wala ka namang narinig na salita sa akin after sa hospital, Cindy, ba? Tapos ngayon, puputak ka na naman dyan? Leave Adam alone. At sino ka naman sa tingin mo para sundin ko? Wala kang karapatan sabihin sa akin kung ano ang gagawin. Kuya, ano na naman to? Wika ni Adam na nooy nasa kanila na palang likuran. Sinasabihan ko lang itong ex-girlfriend ko na layuan ka. Ginagamit ka lang niya, Adam. Hindi niya ako ginagamit dahil ako mismo ang nagpasyang manatili sa kanya. I love her since then, kuya. In fact, masaya nga ako na naging masaya siya sa iyo eh. At hindi sumama ang loob ko. Pero ngayon, knowing na niloko mo siya, that's unacceptable. Isa pa, hindi mo na ako mapipigilan ngayon. Kasi kung nagparaya ako noon, this time I won't do it again. Pagkasabi nooy, agad naman niyang hinawakan ang kamay ni Maureen. Saka dinala na palabas at sumakay sa kotse ng binata. Ni hindi na nila nagawang magpaalam sa mamagulang ni Adam dahil sa nangyari. Adam, hindi man lang ba tayo magpapaalam sa mamagulang mo? Ako na ang bahalang mag-explain sa kanila. Okay ka lang ba? Ano na naman bang sinabi ni kuya sa'yo? Wala naman. Sinisisi niya lang ako kung bakit daw siya ng babae. Leching excuse yan. Kahit ano pa ang mali mo, wala siyang karapatang magloko. Kung alam ko lang na gagaguhin ka niya, sana ipinagpatuloy ko na lang ang panliligaw ko sa iyo dati. Huminto lang naman ako dahil sabi nga niya gusto ka niya eh. Pero ngayon, wala nang makakapigil sa akin. Kahit sabihin mo pang wala akong chance. Kahit dismayado si Maureen, ay hindi niya napigilang hindi mapatawa. Kitang-kita niya kasi ang seryosong mukha ni Adam sa mga sandaling iyon. Inihinto naman ng binata ang minamanihong kotse, dahilan upang magulat si Maureen. Oh, bakit tayo huminto? Tinatawanan mo kasi ako eh. Eh, kasi naman sobrang seryoso mo. Galit ka na dyan eh. Sino ba naman kasing hindi magagalit? Chill lang kasi. Chill nga lang ako dito oh. At dahil hindi pa rin mapigilan ni Maureen ang pagtawa, ay bigla na lamang siyang hinalikan ni Adam sa kanyang labi. Noong unay, smack lamang iyon pero kalaunay, naging masuyon at malumanay. Hindi na rin alam ni Maureen kung bakit niya tinugon ang mga halik na iyon ni Adam. Idagdag pa ang pagbilis ng kabog ng kanyang dibdib. Bukod doon, unti-unti ding pumabalik ang mga dating alaala nila ng binata, kung saan kusang lumabas ang kanyang matatamis na mga ngiti. Ang malumanay na halik na iyon ay biglang naging mapusok. Parehas na silang dalawa na nangiinit. Kaya naman, nang mapatigil saglit si Adam ay hinila siyang muli ni Maureen at doon na nga nangyari ang hindi inaasahang eksena. Noong gabing ding iyon ay isinuko ng dalaga ang kanyang pagkababae at buong katawan kay Adam. Ngunit imbis na magsisi ay hindi iyon nanaig. Doon niya rin nalaman na may nararamdaman na din pala siya kay Adam. Hindi ngayon, hindi kahapon, kundi dati pa. Natutulog lang ito at naghihintay na gumising. I love you so much, Maureen. Tanging wika ni Adam saka pinaulanan ng halik ang dalaga. Napuno ng pagmamahal ang gabing iyon. Sinabi rin ni Maureen ang naganap sa pinsang si Beatrice at muntikan pang mabingi ang dalaga dahil sa kakasigaw nito sa kabilang linya. Doon pa lang, alam na ni Maureen na masayang masaya rin ito para sa kanya. Oh my gosh! Pumunta ka nga dito sa kundo ko at babatukin kita. Naiinis talaga ako sa yukas. Pabirong wika ni Beatrice. Maski naman ako, hindi ko naman din iyon ini-expect eh. Hindi mo ini-expect, pero kinain mo pa rin ang hotdog. Aroy, ikaw na talaga ang dakilang kabugira. Ay, nasa iyo na ang corona. So, kailan ba ang kasalan ha?
masyado ka namang yatang advance. Mas mabuti na yung advance kesa sa delayed, no? Wika nito na kinatawa na lamang ni Maureen. Lumipas pa ang mga araw at mas lalong naging sweet at vocal pa si Adam sa kanyang nararamdaman para sa dalaga. Sa katunayan ay personal siyang nagtungo sa States upang kunin ang basbas ng mga magulang ni Maureen. Bagay na mas lalo pang nagpabilib sa dalaga. Kahit pa man ilang buwan na ang lumipas ay hindi pa rin nagbabago si Adam. Kung ano ang katangian na pinakita niya dati ay ganoon pa rin ngayon. Kaya naman, sinagot na sa wakas ni Maureen si Adam. Sa ilang taon din nilang magkasintahan ay nag-propose na din agad ang binata at ikinasal sila agad sa isang malaking simbahan. Para kay Adam, worth it ang paghihintay niya ng ilang taon kay Maureen dahil ngayon sa wakas ay ganap niya na itong asawa. Para kay Maureen naman, napunta man siya sa maling tao dati. Nagpapasalamat pa rin siya dahil siguro'y isa na rin iyon sa paraan para matuto siya at mapunta sa tamang tao. Iyong taong mamahalin siya na walang hinihinging kapalit at iyong taong mamahalin siya habang buhay. Sa lagay naman nila ni Leo, nagkapatawaran na rin sila sa wakas. Masaya na rin siya dahil ngayon nakikita niyang isa ng responsabling ama at asawa si Leo sa kanyang mag-ina. Hindi pa man nabiyayaan ng supling sina Maureen at Adam. Patuloy pa rin nila iyong hinihiling sa may kapal at naroroon pa rin ang pag-asa sa kani-kanilang mga puso na mabibigyan sila ng isang supling na siyang kukumpleto sa kanilang pamilya. The end. Oh my kulay, what a crazy and cute story. Oh my, iba ito ah. Right? Okay, if you enjoy, please like and comment. Thank you all subscribers and listeners. And kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe and don't forget to click the bell para ma-notify kayo kung may bagong upload tayo dito sa Kulay TV. Alrighty, this is Ethel McMenamin saying, Bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. See you in the next story.